Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. And I'm back. So kung napanood niyo yung in-upload ko sa reel, so alam niyo na at meron na kayong knowledge kung ano ang pag-uusapan natin today. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga vouchers at kung ano-ano ang nasa loob nito. So wag na natin patagalin. Without further ado, let's go! Start, magbigay muna tayo ng meaning sa mga terminologies na nasa loob ng mga vouchers. So, ano nga ba ang vouchers? Unahin na natin ang vouchers. Ano ang vouchers? Ang vouchers, ito yung mga promotional tool ni Shopee at ni seller para ma-encourage yung mga potential buyers natin. Binibigay yan as discount. Cashback. Ano yung cashback? And, nabawa, naka-purchase ka ng 200, meron kang 5 pesos na cashback. So, babawasan yun ni seller ng 5 piso. So, yung 200 mo, magiging 195 na lang. Yung 5 pesos na cashback, yun yung ibabalik sa yung seller. Ano ba yung coins? Ito yung coins yung araw-araw natin iniipon. Yung araw-araw natin kiniklik. Yung 10 centavos, 8 centavos, yung 1 peso. Yung araw-araw natin kiniklik, araw-araw natin iniipon. So, malaking bagay din yon para kapag nag-purchase kayo, ibabawas din yon. Site-wide. Yung voucher, may nakalaging site-wide. Ibig sabihin nun, kahit saang lugar pa yung seller, pwede mo siyang magamit. So, ano yung free shipping? Yung free shipping, yung ano natin madalas hinahanap sa mga voucher. Ito yung favorite natin gamitin. Free shipping. Kapag merong, ang shipping kasi is 38 pesos So, kapag nag-purchase ka na, na-check out mo na, na-place order mo na, yung shipping, maaalis yun, automatically. Pero, today, bibihira na si zero free shipping So, ang nilalagay na lang nila is 19 pesos. So, kalahati ng 38. Usually, ganun ang nangyayari ngayon Siguro yung another 19, siguro tax na yon. Tax na binabayaran na natin. Minimum spend. Required na price. Halimbawa, sa isang shop, kailangan mong makatotal ng ganitong amount para mabigyan kita ng discount. For example, kailangan mong makapag-purchase sa shop ko ng 200 para meron kang 5 pesos na discount. Ganito. Na yan, may tatlong klase yan. Meron tayong 3 types of voucher. Meron tayong shop voucher, meron tayong product voucher, at meron din tayong live voucher. So, ano ba itong shop voucher na to? Itong shop voucher na to, ginagamit ito, kumbaga in general, hindi lang sa isang product ng isang shop, kundi sa buong shop niya. Okay, parang ang good example ito is follow me voucher. Yung follow me, pag di ba minsan kapag may nagustuhan tayong shop, pag clinic mo yon, may lalabas na voucher. Pag finalo mo ko, meron kang 5 pesos discount. Yan. So, ganun yung shop voucher. Parang ganun din yon, hindi sila nagkakalayo. Product voucher. Ito naman product voucher na to. Very specific siya. Bawa si seller, meron siyang isang products o mga products na hindi gaanong mabili. So, lalagyan niya ng discount yun. Pero hindi lahat. Mga 5 o 10 para mabenta, mainganyo yung buyer. Meron pala itong discount. So, bibili na ako. Kumbaga, panginganyo yung discount doon sa particular na product na yun. Halimbawa, isang product yung nagyan niya. Buy 3 of this product, meron kang 5% discount. O kaya, buy 3 any product sa shop niya para may discount kang 5 pesos. Ano naman yung live voucher? Doon sa word nga na live, may dalawa kasing ano din yan May dalawang klase din yan. Yung isa, magkakaroon ka lang ng voucher o magkakaroon ka ng discount voucher na yan kapag nanood ka sa live niya. O,
yung mga products na linagay niya doon sa orange na, yung banda dito, yung orange na bag. Kung ano yung naka-include doon sa orange na bag na yun, yun lang ang may voucher. Kapag wala doon, walang discount voucher. So, saan mo nga ba makikita yung mga vouchers na ibinibigay sa'yo ng Shopee? Katabi lang siya ng coin. Yung coin na pinipindot natin araw-araw para makaipon. Katabi lang siya nun. So, makikita mo doon voucher. I-click mo yun. Makikita mo na lahat ng vouchers sa'yo. Na naka-include sa'yo na pwede mong gamitin kapag nag-purchase ka. So, yun lang. Yun lang ang topic natin for today. Siguro yung pag-create ng vouchers, upload ko na lang ulit. Ha? Okay? And maraming salamat nga po pala sa mga nag-views sa aking mga yung past, past mga videos ko doon sa unsuccessful deliveries, doon sa aking shipping history. Maraming salamat. Hindi pa tayo tapos doon sa shipping history kasi ang diniscuss lang natin na shipping history is yung pag-order lang dito sa Pilipinas. Yung sa ibang bansa, usually sa mainland China, may mga, parehas lang naman din, kaya lang may mga ibang nadagdag pa. So, stay tuned na lang doon. So, unahin muna natin tong vouchers. So, maraming salamat po. And, thank you for always watching. Please subscribe, follow, like, and follow, and share. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!